Kung yun po ang paniniwala ni Colonel Nebrija, meron naman pong legal team ang MMDA. Siguro po para mas maging malinaw ito sa ating lahat, at kung pinaniniwalaan po niya na ako ay may nalabag itong sinasabing usurpation of authority, totoo po na napakaganda na ako po ay sampahan niya ng kaso para ang korte ang magsasabi po kung ako po ay nagkasala sa batas. Ito nga pong tinatawag na usurpation of authority. Colonel Bosita arestado. Inaresto nga ng mga otoridad si Colonel Bosita sa Tagum City sa bisa ng isang warrant of arrest. Si Colonel Bosita ay kilala bilang taong tumutulong sa mga taong nasa kalsada o sa mga riders na kung saan siya ang isa sa mga sandala nila sa tuwing sila ay inaapi ng mga taong nasa posisyon. Maraming tao ang humahanga sa mga ginagawa niya dahil kahit wala na siya sa serbisyo ay nariyan pa rin ang pagmamahal niya sa kapwa. Kahit na nasaan ka pa, kahit na sobrang init o umuulan, kapag siya ay tinawagan mo at hiningan ng tulong, siguradong hindi ito magdadalong isip na tulungan at puntahan ka kapag alam niyang naaapi ka na ng mga taong nasa serbisyo. Si Colonel Bosita ang isa sa mga bosses ng mga riders noon, pero paano na ang mga taong araw-araw na nasa kalsada at umaasa sa tulong niya kung ngayon ay naaresto na siya? Para sa kaalaman ng lahat, si Colonel Bosita ay naaresto na sa Surigao del Sur, pero bakit nga ba siya inaresto? Bakit nga ba siya ikinulong? Ang lahat ng yan ay dahil lamang sa isang tsinelas. Ito ay naging issue noon sa pagitan nila ni Colonel Bosita at Mebrija. Alam nating matagal na ang isyong ito at hindi na rin ito ibinalita sa TV at radyo. Sinasabing nakapending lamang ang kaso sa korte at ngayon lamang lumabas ang buong warrant para kay Colonel Bosita. Nagsimula ang lahat ng ipinost ng RSAP ang balitang inaresto na nga si Colonel Bosita. Dahil sa nangyaring ito, maraming mga riders ang naglabas ng kanilang saloobin at nagalit sa mga ibang taong nasa posisyon dahil nagawa pa nila ikinulong ang taong walang ibang hinangad kundi ang tumulong lamang. Ang usapin po dito ay ang tamang pagpapatupad ng batas para hindi maabuso o maperwisyo ang sino mang rider na nagagawi sa Metro Manila. Lilinawin ko po, ako po ay hindi nakikipag-away kay Colonel Nebrija. Kaya ginagawa ko ito. Ito po ay sa abot po ng aking makakaya ay nais ko lamang pong ipagtanggol ang panig ng ating mga kapatid na riders. Kung mapapansin naman po ninyo, yung mga nauna kong videos ay ako po ay walang pinipili. Basta tama ang rider, wala po akong pinipili. Ipinaglalaban ko po ito sa maayos na pamamaraan. At napansin niyo naman po na matapos kong maaksyonan ang aking pagtulong dito sa ating mga kapatid na riders, ganun din ang mga truck drivers na humingi ng tulong sa atin, siguro naman po ay napapansin ninyo na ang enforcer o ang police o ang sinita nating riders ay nagpapapicture pa po kasama ako. Ito po ang patunay na hindi naman po ako bastos o siga kapag ka po ako'y may inaayos na problema. Ito pong nangyari na issue, ito nga pong back rider na nakasandals. Ang nangyari po nito ay tumawag sa akin itong rider. Ganon din po ang kanyang asawa. At sinabi po nila na natikitan ang rider dahil nga ang kanyang back rider, ang kanyang asawa ay hindi nakasapatos. At syempre po, alam naman po nating lahat na ako po ay may advokasya. At kapag tama po ang rider o ang driver at mali ang enforcer o ang police, ipinagtatanggol po natin ang rider. At hindi po ako, wala po akong karanasan na binaraso o ano paman kapag mali ang rider o ang driver. Yun lamang po ang pwede kong ipagmalaki na hindi po ako pumapadrino sa mali.
So yun na nga po, humingi po ng tulong sa akin ng mag-asawang riders at base naman sa batas ay hindi po dapat hinuhuli ang back rider o ang rider kapag ang kanyang back rider ay naka-chinelas o hindi nakasapatos. Gusto ko naman pong idagdag sa paglilinaw sa inyo na hindi po ang ibig sabihin na ipinagtatanggol ko ang mag-asawang riders. Hindi po ang ibig sabihin nito ay hindi ako sang-ayon na okay lang na nakachinelas ang ating back rider. Ang punto po dito ay yung tamang pagpapatupad ng batas na dapat igawin o ipatupad ng sino mang enforcer o ng sino mang mga enforcers. At totoo naman po na maganda kung ang back rider natin ay nakasapatos din. Totoo po yan. Pero hindi po natin pwedeng hulihin, tikitan at panagutin ang back rider o ang rider kapag ang kanyang angkas ay nakatsinelas o hindi nakasapatos. So balikan ko lamang po itong post, itong naunang pahayag ni Colonel Nebria patungkol dito sa issue na ito. Doon po sa paragraph 1 ng kanyang post, sabi po niya dito, ilabas mo ang batas na nagtatalaga sa iyo ng kapangyarihan na pagbayarin ang enforcer namin ang isang araw sa sweldo ng hinuli nila. Baka usurpation of authority ka, boy, para iutos at ipilit sa enforcer namin yan. Paglilinaw po, hindi ko lamang po alam kung anong particular na batas, pero alam po nating lahat na kapag ikaw ay may nagawang pagkakasala sa sino man, ay ikaw po ay maaaring panagutin ng batas para magbigay ng danyos. Ito yung madalas po nating tinatawag na danyos provision. Ano po? Na ibig sabihin, pag may napinsala ka o may naging kasalanan ka sa iyong kapwa, ikaw ay maaaring panagutin ng batas. Pero dito po sa usaping ito, hindi na po kailangang hanapan pa ako ni Colonel Nebria ng batas na nagsasabi na ako ay binibigyan ng kapangyarihan sapagkat hindi ko naman po inutusan o hindi ko pinilit ang kanilang enforcer. Malinaw na malinaw po sa video, kaharap po ang iba pang mga traffic enforcers ng MMDA, hindi ko po inutusan at lalong hindi ko po pinilit ang kanilang enforcer para bayaran itong mag-asawang riders. Malinaw po doon, iminungkahi ko na dapat ay bayaran niya itong isang araw nitong back rider dahil sa kanya pong maling panghuhuli. At kaharap din po ang iba pang mga MMDA enforcers at makikinig po natin sa video na inaamin po nila. Hindi nila hinuhuli ang mga riders na may angkas na hindi nakasapatos. Malinaw na malinaw po yun.